ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatsyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Ang kwento ng kababalaghang ito ay isinalaysay sa akin ng isang kaibigan na siyang personal na nakakakilala kay Rodora. Di niya tunay na pangalan. Namasukan ako bilang katulong kay Doktora Wilma, isang matandang doktora naninirahan sa isang barangay na sakop ng San Rafael. Magaman luma na, malaki ang bahay para sa tatlong tao na naninirahan doon. Stay-in ako sa kanilang bahay at ako ang nakatokang magluto ng pagkain, maglaba ng damit at maglinis ng bahay. Ang isang kasama namin sa bahay ay si Hilda, ang pamangking matandang dalaga ni Doktora Presi. Noong una, ang alam ko ay iretirado na sa pagpapractice ng kanyang propesyon si Doktora Presi. Bilang isang obstetrician gynecologist dahil 75 years old na siya. Hindi pa pala, may mga pasyente akong nakikita na naghahanap sa kanya na ini-entertain namin sa isang silid na nakikita kong palaging nakakandado. Nagsisilbing assistant niya rito si Hilda. Isang araw, nagpaalam si Hilda kay Doktora Presi na uuwi muna siya sa Bacolod at dadalaw sa mga kaanak niya roon. Pinayagan naman siya ni Doktora, subalit pagkalipas ng 2 linggo ay hindi pa siya nagbabalik. Kaya ako ang pansamantalang inatasan ni Doktora na tumanggap ng mga pasyenteng nagpupunta sa kanya. Dahil doon, nagawa kong marinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito, tulad ng lalaki at babaeng naging bisita niya isang umaga. Itutuloy pa ba natin ang balak mo? Natatakot ako, Dennis. Dinig kong sabi ng babae sa kasama niyang lalaki. Hindi pa kasi ako handa. Patitigilan ako sa pag-aaral ng mga parents ko kapag nalaman nila ang tungkol dyan. Ang wika ng lalaki. May kasamang dalagita ang dalawa. Madalas ko siyang nakikita na nagpupunta roon na may kasamang mga pasyente. Nasawari ko ay siya ring guide at nagtuturo sa bahay ni Doktora. Nang lumabas si Doktora ay pinaalis na ako. Agad naman akong tumalima para magtungo kunwari sa kusina, pero ang totoo, nagkubli lang ako sa gilid ng pinto at nakinig sa kanilang pag-uusap. Magkano ho ba, Doktora? Dinig kong tanong ng lalaki kay Doktora. Kung 3 buwan na, bali 9,000, sagot ni Doktora. Ang mahal po pala. 3,000 kasi ang singil ko kada buwan ng ipinagbubuntis ng babae. Nagbibigay pa ako ng porsyento sa ahente. Nasilip ko na nagbayad ang lalaki kay Doktora bago pinapasok ang dalawa sa silid. Pagkalipas ng mahaba-habaring oras, lumabas ang babae na kasama ang lalaki. Kasunod ng mga ito si Doktora. Parang wala namang nangyari sa babae. Noong naroon pa si Hilda, siya ang nakikita kong naglilinis at nagbibit-bit ng mga basura na galing sa loob ng silid na pinapasok ng mga pasyente. Itinatapon niya iyon sa isang lumang balon sa likod ng bahay. Kapag nagagawi ako roon, ni hindi ko malapitan ng balon dahil pinaninindigan ako ng balahibo. Kahit hindi naman ako nag-iisip na maaari kong katakutan sa lugar na iyon. Kakatwa at iba ang pakiramdam ko sa paligid niyon na may mga nakatanim na malalaking puno. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa kapag gumagawi ako roon.
Tila may mga matang nagmamasid sa akin at pinanonood ako. Maski nga galaw ng mga dahon sa sanga ng mga puno ay nakakatakot dahil gumagawa iyon ng pag-ingit kapag nahihipa ng hangin. Nakakarinig din ako ng mga parang sutsot sa akin kapag ako ay paalis na gayong wala namang tao sa paligid. Nang gabing iyon, bigla akong nagising sa aking naulinigang ingay na tila tinatangay ng hangin mula sa bintana. Mga matitinis at maliliit na tinig ang mga iyon na naghahagik-gikan. Parang mga bata iyon na naglalaro at nagkakatuwaan. Bumangon ako at dumungaw sa labas ng bintana. Pinakinggan kong mabuti kung saan nagmumula ang mga tinig. Inisip kong baka may mga batang nakapasok sa aming bakuran at naglalaro. Pero ako na rin ang kumontra sa aking naisip dahil imposibleng mangyari iyon. Sinong batang maglalaro sa ganoong oras ng hating gabi? Baka naman may nagaganap na children's party sa isang kapitbahay namin sa di kalayuan. Pero imposible ring mangyari iyon. Hindi ordinaryo na magkaroon ng children's party sa hating gabi. Kalahating oras ko rin narinig ang mga hagik-gikang iyon bago unti-unting naglaho iyon sa aking pandinig. Nakatulog naman na ako pagkatapos niyon. Kinabukasan, tinanong ko si Doktora Presi tungkol sa aking narinig ng nagdaang gabi. Wala akong naulinigan, sabi niya. Sa katunayan, masarap nga ang tulog ko kagabi. Kinalimutan ko na ang mga tinig na iyon na narinig ko. Pero pagkalipas ng ilang araw, ay narinig ko na naman iyon. Ngayon ay mas malakas at malinaw sa aking pandinig. Tila nasa loob lamang ng bahay. Lumabas ako ng servant's quarter at sumilip ako sa sala. Wala akong nakitang anuman doon. Hinanap ko kung saan iyon nagmumula. Dinala ako ng mga paako sa naksarang silid na pinakatanggapan ng pasyente ni Doktora. Idinikit ko ang aking taing sa pinto. Hindi ako nagkakamali. Sa loob galing ang matitinis at naghahagik-gikang naririnig ko. Biglang lumukob ang kilabot sa aking buong katawan. Napatakbo ako pabalik sa loob ng aking silid at nagkulong doon. Nagtalokbong din ako ng kumot sa labis na pagkatakot ko. Maya-maya, nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Doktora Presi. "Huwag, layuan niyo ako," sigaw niya. Kasabay niyon ay naulinigan ko ang mga yabag ng paa sa labas. Biglang nawala ang takot ko, binuksan ko ang pinto ng aking silid para alamin kung ano ang nangyayari sa amo ko. Nakita ko siyang papalabas ng pinto ng bahay. "Doktora!" Tawag ko pero tila hindi niya iyon narinig. Sinundan ko siya sa labas. Nakita kong sa gawing likod ng bahay siya pupunta. Parang wala sa sariling naglalakad siya. Nakapaalang siya at parang bulag nakakapakapa sa madilim na kapaligiran. Muli kong tinawag si Doktora pero hindi niya ako pinapansin. Misto lang bingi siya. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng flashlight. Dinampot ko rin ang tsinelas ni Doktora para ibigay iyon sa kanya. Sumagi sa aking isip na baka may ugali na naglalakad sa kanyang pagtulog si Doktora. May mga taong ganoon kapag nananaginip. Tumatakbo ako papunta sa kanya nang masulyapan ko siyang palapit sa lumang balon. Pero bago ako nakalapit sa amo ko, may natisod ako sa damuhan na ikinadapa ko. Inapuhap ko ang flashlight na nabitiwan ko pero sa pagkapa ko, isang maliit at matigas na bagay ang nakapa ko. Pabilog ang hugis niyon. Nang matanglawan ko iyon ang liwanag ng flashlight, nang hilakbot ako. Bungo ng isang sanggol ang nakita ko.
Nagmamadaling bumangon ako. Naanino kong nasa tabi na ng bunganga ng balon si Doktora. Nakarinig na rin ako ng matitinis na naghahagigikan ng mga bata. Nang itanglaw ko ang aking flashlight sa balon, napaatras ako dahil sa matinding takot. May mga tiyanak na nag-ahunan mula sa ilalim ng balon. Hindi lang isa, kundi marami sila. Patalon-talon, palukso-lukso ang mga ito. Nakita ko rin na lundagin si Doktora Presi ng mga ito. May umukyabit sa kanyang leeg, sa kamay, sa balikat at sa ulo. Napasigaw ako ng malakas dahil sa pagkasindak pero walang lumabas na tinig sa aking bibig. Tumakbo ako palayo. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari kay Doktora Presi. Pero nang makalabas ako ng bakuran, ay may nakasalubong akong tatlong barangay tanod na nagpapatrolya sa di kalayuan. Nakita rin nila ako kaya inusisa nila ako. Sa paputol-putol na pagsasalita ay kinuwento ko sa kanila ang aking nakita sa likod ng bahay ni Doktora Presi. Nagkatinginan ng tatlong tanod pero dahil nakita nilang nanginginig pa ako sa takot, sinamahan nila ako pabalik sa bahay. Inabutan namin na nakahandusay sa tabi ng balon si Doktora Presi. Pero wala nang mga tiyanak na ikinuwento ko sa kanila na nakita kong sumalakay sa doktora. Dinala namin sa ospital ang doktora pero dead on arrival na siya. Ayon sa mga sumuring doktor sa kanya, atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay ng amo ko. Ang ibinigay kong statement sa pulisya ang naging sanhi para magsagawa sila ng imbestigasyon sa balon. Kakaiba kasi ang masangsang na amoy na nagmumula roon. Sa ilalim ng balon, natuklasan at nakuha ang napakaraming buto ng fetus. Yun din ang matibay na ebidensyang gumagawa ng labag sa batas si Doktora Presi, ang abortion. Pero patay na si Doktora Presi. Marahil ang mga biktima nitong fetus ang nakita kong mga tiyanak na sumalakay sa kanya. Sa kanila rin marahil nagmumula ang tinig na nauulinigan ko noong naunang gabi. Sa ngayon, naaalala ko pa rin ang naganap na pangyayaring iyon sa akin. Nalaman ko rin na nagmistulang haunted house na ang bahay ni Doktora Presi mula nang mawalan na ng nakatira doon. May mga residente ring napaparaan doon sa gabi na nagsasabing nakakarinig sila ng maliliit na tinig na naglalaro sa loob ng bakuran, kaya kinatatakutan na nilang dumaan sa bahay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag. Dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.